driver siya ng Super B, nangangailangan doon ng driver, lima. Ang pangalan ng company ay doon silang limang truck na bago ng mga Peterbilt na mga, I think, kita nyo. Pwede pang pakinabangan. Kahit sabihin natin, pwede ka naman kumuha ng maraming tolls dyan sa Q-Line. Pero, sayang eh. Mga gamit to. Kunting linis lang to. Tinambak na ng driver. Siguro yung driver na gumamit or nagpalit ng truck, pinagdatapon na yung mga tools. Kaganda pa, oh. Linis lang ang kulang. Kinakalawang lang dahil matagal na siyang nakatambak. Pero magagamit pa. Pwede pang pakinabangan, guys. Kesa naman kukuha pa ako ng bago doon sa opisina, di ba? Kasi in the future, magagamit ko siya. Mabibigat to. Sakit yung aking daliri dahil tumama dito sa ano, steel brass. Yung ganitong klaseng boomer, medyo mahal to. Made in USA. Yung ganitong style na napo-fold, mahal to. Wala kaming ganito. Ang binibigay sa amin yung made in China. May mga driver kasi na ano eh, tamad maglinis. Mga hindi driver, mga tao. Sorry. Yan o, nag-stuck na siya. Stuck siya. Kasi nga, matagal na siyang hindi ginagamit.
Konting linis lang. Gumagalaw na. Sabi ko sa inyo, kunting linis lang eh. Galaw na yung pin niya. Kunting linis lang. Ano na guys? Done. Oh, ito pa. Kasi yung mga tools mo, yun ang magiging lifeline mo sa mga load. Pag hindi na magagamit yung tools mo, paano nga makapag-load, di ba? So, kailangan lagaan mo sila.
alam nyo kaya kailangan i-organize nyo yung gamit nyo. Kasi pag kailangan nyo ng mga madali ang mas mabilis yung pag-load ninyo, alam nyo yung kukunin ninyo, alam nyo kung saan nakalagay. Agree kayo? Hindi. Kung alam nyo kung saan nakalagay yung mga tools nyo, mas madali kayo maka pag-load, madali nyo. Secured. Ito, kailangan mo to yung mga pangkalan para hindi masisira yung bakal ng yung mga equipment ng customer. Strap para sa mga load na may mga box. Knife bar. Balik ang tools. That's it. Sana. Kailangan natin ng ganitong style ng blood hands. Kinamuton na natin. Uy, kapoy si gloves. Diba, para productive ito imong kwan, adlaw. While ga-reset ka, na-check na yung imuhang trailer. Check nyo yung iwang akin ang na-check. Baka mag-gloves na kay hugaw. Itong mga basic lang to guys. Kayang-kaya to ng mga ano driver. Ito pa oh. Ipis na. Ipis na rin to. Marami akong spare. No worries, spare. May mga spare akong dala. Kaya mo to na. Pero pag hindi na kaya ang gagawin, kailangan mong tumawag sa sina. Hey, hindi gumagana ang EPU ko. Alam niyo yung EPU? Umaandar kasi yung EPU pag nakastop na yung truck namin. Yan, tapos na. Diba? May mga bago akong glad hands na rubber para pag-check ng DOT. Check mo rin yung 7 ways mo. Pero ito kailangan ng ano eh, bagong. Okay pa.
Ito yung isa. Right on, guys. Diba? Marami akong nagagawa ngayon. Then, makina. Check sa makina. Baka may kailangang dagdagan. Whew. So, meron akong lalagyan dito. Hindi ako makatras dahil kinalangan ako ni Pogi. You're in Resit, hey! You're Resit? Yeah. Oh. Yeah, just 24 hours. 24 hours? Why 24 hours? Make it 36 hours. Well, I don't live here. Oh, where do you live? Just very close, but I don't live here. I live in Grand Prairie. Oh, okay. But, so when I come to work, I like to work, and then go home. Not, yeah. Like, not sitting in a fucking parking lot like this. Yeah, yeah. It's your truck? No, company truck. Company truck. All brand new. It's brand new? Yeah, it's brand new, yeah. 2024. Really? Yes, sir. I think it had like 200 kilometers on it when I jumped into it. Wow. Yeah. What is the horsepower for that one? I don't know what the horsepower is. It's a Cummins engine though. But they, what is the word? Governed, like, you can only go 105, so they're governed. Oh, it's governed 105? Yeah. It's the only bad thing. It's a real good job. Good money. Really good money. Yeah. This stuff, I used to do this too. RGN? Oh, okay. Yeah, I did step deck, like, in Vancouver with this kind of trailer. That fucking sucked. Doesn't turn very well, these ones, eh? Yeah, true. Yeah, I'm heading to Grand Prairie tomorrow. You are? Yeah. Oh, okay. Prairie Coast. From Saskatchewan or what? From Saskatoon, yeah. Yeah. I'm not from Saskatoon, I'm from Winnipeg. Oh, okay. So I just work in Q-Line in Saskatoon, so... Yeah. Yeah, these guys are looking. It's very easy, super easy job. It's a grain? No, sand. Sand? Yeah, okay. Crack sand. Praxen? For the oil field. That's a good money. Fucking right it is. I have, so what is it now? What's the date? August? Middle of August? I've made $87,000. No way. 100%. Very, very good paying job. We get, my name's Ryan, by the way. Oh, Marco. Marco? Nice to meet you. We get 25% of the truck. Like, whatever the truck makes. 25%? 25%. So it's like percentage. Yeah. Percentage, 25%. And all their equipment, like even these two over here, I don't know if you can see them. Just on the other side. Yeah. They're the older ones. Yeah. There's two of them parked over there. Okay. Older Peterbilts, which is I think 3-4 years old, is the oldest. The guy that owns this, I think he used to have like a rake moving company. Pickers and winch tractors and stuff, and that went down. Was too much competition, and I think he's big into Bitcoin, so he's struck a fucking fortune, and he bought like 30 brand new trucks. In the last just year. Like this. This and the highway style like yours. Yeah. 567 Peterbilts, new Kenworths, all brand new trailers like. So unit 64 to unit 64. Oh, so it's the same trailer? Same truck and trailer. Yeah. Oh, okay. Yeah. You don't switch trailers? Don't switch trailers. I mean, unless you do like a highway job or something. Oh, okay. But that's very rare. But you are dedicated for point A to point B. Yeah. This truck is my truck. Nobody else drives it. Okay. Like 25%. So you've seen that big sand plant coming. Yeah, this way from Edmonton, yeah, that big sand plant on the side, that's where we go to load.
Usually. So how many for one day? How many kilometers you drove for one day? For one day is from, say, how many loads you make for one day? Two. On a good day, two in a preload. But we have different spots where we load, so it's a different rate. Oh, okay. So we get paid by the ton. So you load like 42 and a half ton or 43 ton, and you get a certain amount of money per ton. All so per this ton. Job okay. That I'm on right now, I think it's $30.15 per ton. So it works out to be, if you can do two loads in a day, plus kind of like, so it's in Fox Creek. Load there, go there, that, do two, and then kind of get back to this part of the run. Yeah. You're doing like, say, two and a half in a day. But sometimes you might only do one. It's just oil field, like there's always problems on lease. Hmm. They can't pump the sand and everything. In wintertime, things freeze up. So on wintertime, it's slow or? No, wintertime's the busy time. Oh, really? Yeah. Yeah, last winter, so I started with these guys last October. October, middle of October, I worked October, November. December was dead. So oil companies generally have a budget for the year, for the fiscal year. So they work and work and work, spend money, and then when that money runs out, they stop until the rest of, until the new year, right? So like last December, I didn't do a thing. Nothing for 30 days. Just sat at home. Mm-hmm. But in the only month and a half that I worked for them, I had enough money to fucking not even worry about it. Wow. Yeah. So guys, tagal na ako dun sa ano dahil nakipag-usap ako dun kay pangalan niya Ryan. Driver siya ng Super B. Nangangailangan doon ng driver, lima. Ang pangalan ng company ay Ascend. Hanapin niyo sa, meron daw silang limang truck. Dito tayo, mas maliwanag. Meron daw silang limang truck na bago na mga Peterbilt na mga, I think, kita niyo. Yan. So bagong mga Peterbilt, brand new ha, brand new, sabi niya sa akin. Lima yung kailangan na hanapin nyo lang sa Google, sa Indeed, Ascend yung pangalan ng, lalagay ko nga dyan sa screen, Ascend yung pangalan ng transport na kailangan ng limang driver. Biyahe, mga ano sila, praksan, yung kakarga ng mga sand sa, may, ano ba tawag doon, sa oil. So, yeah, yung mga nandito sa Canada, hanapin nyo sa Indeed, maganda daw kita, 25% yung ano, Super B, 25% yung kita nila sa bawat biyahe. Then good money, I think. Yeah, traksan eh. So oil and sand. So anyway, check ko muna itong aking truck. At magsha-shoot pa ako dito mamaya. Para meron akong ano guys. Ay! Bakit ayaw magbukas to? Kwentuhan kami. Tagal kwentuhan namin dahil kinukwento niya yung kita niya. 50 years old. Walang asawa. Binata. Check muna to para bukas ng umaga. Wala nang pre-trip. Pre-trip pa rin pero at least na-check ko na. Taposin ko lang muna to. Wala, nagbabawas siya guys. Babos, check muna to, 'di ba? Babalikan ko kung maya-maya. Buti nga sinagot ka ng Indiano dito sa ano, sa Bait nga eh. Siguro nung kinatok niya ako dito sa truck, nandun kami sa gilid, dun sa likod, hindi naman siguro siya umikot. Dito lang siya kumatok. Hindi ko maririnig dahil may generator eh. Kasi si Mama na ano ba ako na naiirita ako. Ba? Kasi pag ganun si Mama, may tinatanong ako, hindi siya makasagot. Nakakasaya pag ganun may tinatanong tapos walang sagot. Ayip lang ko ng utak ko eh, wala na akong naiisip. Bukas mo naman ako aalis dito, bukas na umaga. Diba sabi niyo kanina, pupunta kayo ng airport. Atid kayo. Sabi ko, magwa-washroom muna ako. Pagka-washroom ko uli, mahalong washroom ko na to. Sabi ko, pagbalik ko, nalungkat yung trap, pati mga load, nag-check ng load, nag-check ng mga airlines. Yung pala tumatawag ko, iniwan ko ang cellphone naka-charge sa truck na naka-off kasi nga ayaw nga niya mag-fall dahil laging nag-iinit. Yeah, yan, yes. Magpalit na, ikaw pa lang kailangan magpalit ng phone. Kasi ginagamit kahit naka-charge, ganun yun. Hindi. Iwan ko, gumagana yung mga, nag-running yung apps niya eh. Kaya nag-iinit siya eh. Ngayon lang, pagka-akyat ko,
Kuha uli ako ng ito pang toothbrush. Nag-toothbrush ako kasi magbablog ako dito sa harap ngayon. Yung bubuksan ko tong aking package dito. Kanina sinigawan ko na. Amigo, ba't ka pati sa airport sinigawan ko na? Ba't ka ba ganyan? Hayaan mo na nga. Lagi ka nag-check ng check. Nakaano ko masyado. Nag-aaway na kami sa ano sa airport. Ay, nakalipad na sa Natsuna. Hindi ba? Nakaano na, malapit na ano. Boarding na siguro sila. Boarding na sila. Or boarded na. Mag-iinit pa nga ako ng noodles kasi magka-camping ako lang sa harap. Maya-maya pag ma-ano nang init. Ay, malamaw. Okay lang. Eh, camping nga eh. Pwede pa lang tawagan mo. Hindi pala siya malukit pag naka-off? Hindi. Bakit? Siyempre, naka-off. Walang data eh. Okay. Eh, nakadepende man sa wifi ang Life 360. Mm-hmm. Ay, download ko pala ang isang Life 360 sa ano, sa company po, para pag naka-opto siya, nasa company po lang isa. Mm-mm. Kasi yun, ano yun, unlimited data yun eh. Namumula ng aking ilong. Arte mo, ako tumigil ka lang, kaartehan talaga nito eh. Andun ako sa CR, pagbukas ko, eh, washroom ako, pagbukas, binuksan ko dahil naka 80% na siya eh. Sabi ko, okay na. Umabot din ang 80 kasi hanggang sa, minsan hanggang 78, 79 na ayaw niya mag 100. Ayaw niya mag 100. Mm-mm. Ay, binuksan ko, tumawag. Nandun ako sa washroom. Yung pala eh, naging krong-krong ka na. Mm-mm. Ay, Diyos ko. What a situation. Hindi ko nga natapos yung vlog ko dahil chinarge ko yung 360. Na full charge. Mm. Inang gagamitin mo mamaya. Kaya nga chinarge ko dahil lubat yung gagamitin ko. Mm-hmm. Start recording. Guys, yung aking wife naging krong-krong sa crit. Dahil hindi ako malukit sa ah, kaya pala siya nag-liwanag pag nakaharap doon. Pag ano, yeah, dapat pala nakaganyan. Kaya yeah, kasi naka-off yung aking cellphone at naka-charge. Kinukuha niya yung ano doon. So anyway, naayos ko na ang aking track. So tapos na lahat. Everything is okay. Airbags, everything. So hi ka muna. Baby. Yeah. Ingat ka lagi. Yeah. Okay, ano, nandito pa ako eh. Kasi yung puti kanina, pag-ikot ko, nagpa-plug ako. And nakaupo siya, naglalaro ng kanyang aso. Nagkwentuhan kami about sa... Guys, yung aking wife, naging krong-krong saglit. Dahil hindi ako malocate sa ah, kaya pala siya nagliliwanag pag nakaharap doon. Pag ano, yeah, dapat pala nakaganyan. Yeah, kasi naka-off yung aking cellphone at naka-charge. Kinukuha niya yung ano doon. So anyway, naayos ko na yung aking track. So tapos na lahat. Everything is okay. Airbags, everything. So hi ka muna. Ha ha ha.